Magandang araw sa iyo kaibigan at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. Ang video na ito ay nagsimula sa katanungan ng ating subscriber or follower sa Facebook. Ang pangalan niya ay si Sir Joseph Abayan. So ito ang kanyang tanong. Ayan. Kung dapat daw ba tayo maglagay ng oil can sa ating barako? So specific yung kanyang barako. So salamat sir. Salamat sa iyong tanong at ito po yung aking kasagutan. Pwedeng hindi, pwedeng lagyan. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nasa alanganin yung aking sagot. Una, punta muna tayo sa ating makina. Yung ating makina ay mayroon talagang breather. Tapos sa makikita nyo yan, sa taas mayroong hose na mahaba na nakakabit sa ating air filter. So ano ba yung trabaho ng breather na yan? Obviously, kumbaga sa tao, yan yung hingahan. At the same time, pinaka-cooling system niya rin yan kasi yung init, ilalabas niya at ibabalik niya roon sa air filter at papasok na naman sa ating makina through carburetor, combustion chamber. So yung ganun lang po yung cycle niya. Parang tao na humihinga. Ngayon, ano ba yung function ng oil cat scan? Yung oil cat scan po ay ilinalagay sa hose. Example, ito yung hose. Pero mamaya papakita ko sa inyo sa actual. Galing ng makina sa breather, pupunta rito sa ating air filter. So kinakat yung hose at ilalagay sa pagitan yung oil cat scan. Yan. Ngayon, sa paggamit ng ating makina, normal po na iinit siya. At kung napakalayo ng iyong tinakbo, mas lalong mainit yung ating makina. So yung nagpapalamig sa ating makina ay yung langis. At syempre, kapag mainit ang ating makina, nagkakaroon niya ng vapor. So sa sobrang init, nagkakaroon niya ng vapor at tumatransfer yan dito sa breather, sumasama. Kaya kapag minsan binuksan mo yung air filter mo, may langis. So siguro si Sir Abayan ay nakapanood na may naglalagay ng oil cat scan sa kanilang motor. So ang trabaho ng oil cat scan, i-block yung vaporized oil para hindi na dumating doon sa ating air filter. Kasi ang rason ng iba, kapag pumunta na roon sa ating air filter, malalanghap ng ating carburetor. So, mai-inhale ng carburetor, yung vaporized na oil na yon, syempre, masama nga naman sa ating motor yon. Unang-una, yung carburetor natin, isa yon sa magkukos ng dumi. Oil plus halikabok, syempre, putik. At kung tumagos pa siya doon sa combustion chamber, so hindi na maganda yung instead na air and fuel mixture lang ay may kasama pang oil. So ganun ang possibility ng pwedeng mangyari kung bakit yung iba ay naglalagay ng oil cat scan. Pero nung mabasa ko yung message ni Sir Joseph Abayan, inimbestigahan ko yung aking motor, which is yung Barako 2 or Barako 1, kasi dalawa yung motor ko, Barako 1 tsaka Barako 2. So wala naman yun siyang pinagkaiba. Kaya ang sagot ko sa iyo sir ay pwedeng oo, pwedeng hindi. Ngayon, para maliwanagan po kayo, panoorin niyo po yung itong actual na video doon mismo sa motor. Okay, so ito po yung ating makina ng Barako, no? Yan. So ito yung cover ng ating timing chain. Kung ikaw ay magta-timing, nandiyan yung ito yung cover. Tapos itong nasa taas, ito yung breather. Yung lapis, pointer natin. Ito po yung ating breather. Yan yung hose na yan. Yan, kapag babaybayin natin, ayan. Tapos, ayan. At ang pinakadulo niyan is ito. Yan. Okay, so nabuksan na po natin yung ating air filter at ito yung kanyang cover. So kung makikita nyo, ayan. Yan yung langis na pumupunta sa ating air filter. So yan po dapat ang i-block ng ating kung kayo ay mag-i-install ng oil cat scan,
Yung langis na yan, wala po yan dapat dito sa ating air filter. So tanggalin natin yung air filter. Yan. At tanggalin natin yung screen. Yan. Kung mapapansin nyo, yung dulo ng ayan, ng greeter natin. So ito na ano, ito na yung dulo ng greeter natin. At dito siya sa baba idinaan. So ibig sabihin, nandito yung bunganga ng ating greeter. Yan. So kaya siya tumatagos dito sa ano, dahil sa siyempre yung space ng cover. Pero take note, hindi na po siya vaporize. Pag galing dito sa ating breather, sa ating makina, yan, pumasok siya rito at pumasok siya rito sa baba. Nasa stage pa siya na vapor. Vapor pa siya. So ang vapor, ibig sabihin yan, evaporate. Evaporation ng langis. Wala po yung pinagkaiba sa kawali na nagprito kayo, dinagyan nyo ng mantika. Pag prito nyo, yung dingding nyo ay may mantika na. So hindi nyo nakikita yon dahil vaporize na. Pero take note, dito sa barako natin, sa baba siya dumaan at dito siya pumasok sa kaloob-looban yan. Yan, silipin natin. Ayun. Yan. So dito sa box na ito, dito na siya nagiging liquid. From vapor to liquid, kaya lang siya pumasok yan banda kasi dahil sa space ng cover. So ibig sabihin, sa stage pagka nandito na sa loob na to, wala na siya sa stage ng evaporation o vapor. Naging liquid na siya. So hindi na siya malalanghap o masasak or masasanction or mahihigop ng ating makina, kasi ito yung intake ng hangin eh. Papunta rito sa ating carburetor at papunta dito sa ating combustion chamber na dito sa ating block. So ibig sabihin, walang malalanghap, nalangis ito. Kasi hindi na vaporize dito, liquid na siya. At tingnan mo yung ating yung manifold. Hindi siya basa, di ba? Kasi nga wala siyang nalalanghap na vapor na langis. So ito yung tuyo siya, oh. Ang nakikita natin dito is dumi lang. Yan. Dumi. Na. Yan. Sa madaling salita, ang langis ay hindi humahalo sa ating motor. Doon sa ating combustion chamber. So pure air and fuel mixture ang pumapasok sa ating combustion chamber. Okay, so ayan ano, sana naliwanagan po kayo kung bakit ang sagot ko ay pwedeng oo, pwedeng hindi. Alanganin. Kasi nga po nga naman, kung ang pinangangambahan niyo po ay yung sinasabi ng iba na inhale ng carburetor natin, yung vaporized oil na yon ay delikado nga naman. Pero sa barako po natin ay never pong mangyayari yon. Kasi nga, doon siya dumaan sa ilalim ng air filter natin at nakabox pa siya. Pagka kinuberan mo yung box na yon, so never na magiging vaporized pa siya. Doon pa lang sa may box na yon ay hindi na siya vapor. Magpo-form na siya into solid. Kaya nagkaroon siya ng oil spill doon sa loob ng air filter natin ay dahil doon sa takip. Siyempre, gumapang na yung liquid. Hindi na siya vapor, liquid na siya. So, impossible na malanghap pa ng ating carburetor. Well, kung ang reason nyo naman ay para lang hindi lang magkaroon ng langis doon sa air filter natin, so go ahead. Pero sa akin, kaya hindi po ako bumili, kaya nga wala po tayong pang-actual, dahil napag-aralan ko po at napagbinag-binag ko na hindi naman po talaga kailangan. Dahil kung ako po ang iyong tatanungin ay hindi po talaga ako maglalagay, unang-una, gasos lang yan. Kurito tayo. Gastos. Pangalawa,
saan mo ilalagay na parte yung oil cut scan. Lalawit-lawit siya doon sa ano, saan mo itatago. So siguro kaya hindi na linagyan ng engineers, at maganda yung pagkakadisenyo ng engineers, ano. Hindi na kailangan na hindi nga siya mai-inhale ng carburetor kasi magiging liquid form na siya. So ngayon, kung ayaw nyo na mag-flood or bumaha ng langis doon sa inyong air filter, gaya ng ginawa ko, tinanggal ko yung baso-baso. Ayan. Tinanggal ko yun, hinayaan ko na yun. Tinapon ko na nga. Actually, tinapon ko na yun. So, hinayaan ko na yun para kung sakali na yung langis ay maging liquid na, tutulo na lang siya. So yun yung ano yung purpose ng sahura na yun, kaya lang minsan hindi na natin nalalaman na punong-puno na yun. So ako tinanggal ko na lang. So ganun lang po. Sana Sir Abayan ay naliwanagan ka sa mga makakapanood pa nito. It's your choice kung kailangan gusto mong maglagay. Pwede. Kung hindi naman, pwede rin. Hindi naman nakakapekto. Ang pinakadabis lang doon is magsipag lang tayo linisin yung air filter. So ganoon na po, napakahaba na ng ating video. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan naman ay paki-like naman at subscribe. Paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Man with Junk of Trade. Maraming salamat sa panonood. Be blessed.